At pagbabayad tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa kalawa ng mga apostol. Noong mga araw yun, sinabi ni Pedro sa mga tao, ang Diyos ni Abraham, Isaac at ako, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ipinigay ninyo sa may kapangyarihan at ipinanggol sa harapan ni Pilato. Gayun tutilas niya na itong palayain siya. Itinakdo ninyo ang madal at madali, at isang mamamatay tao ang hiling itong palayain. Pinatay ninyo ang pinagkukulan ng buhay. Ngunit siya'y buling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay ito. At ngayon, mga kapatid, balik kong hindi ito daralaman at inyong ginawa. Gayun din ang inyong mga ngunit sa ginawalin ko'y natutal ang malamang itinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng pagpupera na ang Kristo'y kailangang pagpasa. Kaya magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pamihin niya ang inyong mga kasalanan. Ang salita ito. Salamat sa Diyos! Ang iwanag sa iyong pili. Oo, sa aking masikati, ang iwanag sa iyong pili. Pagiging mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos, na aking kalasat. Ikaw na humango sa dusa kong hirap, ngayon pakinggan mo sa aking pangawal. Oo, sa aking masikati, ang iwanag sa iyong pili. Dapat pagturo niyo at malaman na mahal na po ang kanyang hirap. Pinilig niya sa panagawagan. Oo, sa aming pagsasakpasakati at iwanan sa iyong pilih. O Diyos, ang dayan di kayo sa akin. Hindi ka di hamak sa galang na akin. Silang may maraming limbang na pagkain at iniingatan ala at naitin. Oo, sa aming pagsasakati at iwanan sa iyong pilih. Sa aking paghihiray, ako'y masaya pa. Pagkatitaw ko po ang mga pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapamagitan tayo sa Ama. At kaya sa Kristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog at kapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayo nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganda doon natin nalalaman tayo na sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po. Thank you.
Para mudar su
dapat menurut pertobatan. Sebagai rumah-rumah yang tidak pasti, sebagai bisa lepas. Nah, saya bisa lepas. Pada tahun ini pada lama dan pada masa lama, bisa kemudian sama ada bukan yang lama, ini mesti yang tahu. Tapi pada yang lama, mesti nanti pasti saya pada lama tahu. Masih ada yang ingin pada yang lama. Banyak perbaharuan yang tidak tahu yang mengikuti proses
Pinapawasan niya
Kasi hinahanap ito sa kasarap ng pagwasa ng kalikasan. Malayo, no? Ang idea ng Papa Francisco ay mayroong patakasala sa aborto ay kasundan din kapag ito ay ang kasala sa pagwasa sa kalikasan. Para yun, hindi kaaya-aya na sa mga mampos. So, kailangan ka na rin, ha? Kung maaaroon yung pagpapahalaga mo sa buhay ng tao, dapat ganun din yung pagpapahalaga mo sa kalikasan. Hindi ka rin na, ha? Buhay mo ng tao. Tapos, kapag-aroon mo ang kalikasan. Pero maaaroon ka rin, pahalagan mo ang kalikasan, pagbayaran mo ang buhay ng tao. Hindi mo pwede eh. Kasi, sabi na natin, well, interrelated, correlated, kaugnayan, magkaugnay. Sabi na ay, mag-iisa ang pusin. Mapinagdagalan mo niya. Kaya, yun yung makita ko natin ng maging bahagi ng ating kapangalan. Kaya, kung kapangalan natin, yung ang patuloy natin, paantay natin, ha? Hindi lang ang magsita ng pag-aaral ng kundi. Ang pinakalaman ka nyo, magbalang kasing tayo ng programa pang-pastoral. Katulad ng palaging mahamaw. Para po sa mga kapatid natin may sakit na ko. Kasi kung pagpapahalaga natin sa misa, ay kasi makita rin natin na rin ako na kailangan natin magalakas ng mga pagkulos ng mga pupulo sa kapatid natin kung may sakit. Hindi na pwede sa tulad na, ay, mas mahalaga yung misa. O, hindi na rin pwede sa tulad na, mas mahalaga yung pangalaga sa mga misa. Pareho sila. At kung kapangalan ay hindi mo ba pwede gawin mo ng isa, iiwanan mo yung isa. Pinakayang pareho. Nagbaba mo. Pero sa iyo na, kapatid, mga parang mahirap pa tayo ito. Yung dalawang bagay na pinapahayag sa amin ng pinagkakapal. Na hindi lamang iwasan natin yung mga bangga kung ipakita natin yung pagpapala ng Diyos. At hindi lamang yung pagpapalala natin sa kapangalan ay isang aspeto ng mga ating buhay kung ang lahat ng aspeto ng ating pagpapuhay ay mahirap. Mahirap kung si Cristo muli na buhay. Kung si Cristo hindi muli na buhay, mahirap. At imposible. Pero kung si Kristo ay tunay na muli na buhay, magagawa natin yan. Magagawa natin yan. At yun ang mga may pinapahayag sa atin ang buhay ng kapal. Kasi na tayo tayo ay muli na tulad ng pangalan sa mga ngayon. Kayo ang mga saksi sa lahat ng mga bagay na ito. At yung hanggang ng pinapahalag sa atin ang buong kapal. Nanawa ay matutunan natin yung pangmakapagong hanggang para magkalayanan natin ang pagsisisi at pagpalikot sa mga kasalanan at ang kapatawaran nito na ipahayag natin mula sa Jerusalem.
Ay, pangatlo pala, kudos na nakalimutan. Ano yung pangatlo? Yung attitude. Anong attitude? Rejoice every night. Yung kabanalan ay ginagawa hindi sa pagdamo ng may kalungkutan. Ngunit ang kabanalan ay ginagawa ng may dandami ng kadalaan. It is the experience of the resurrection. Na kung saan nagkaroon ng kaganapan, yung kahirapan. So, yung kaya nagpapakabaral, yung ginagawa ka na ito, kung ginagawa yung pagkakabaral, kasi, nung gawin namin na kaya na, may kaganapan. Hindi makasimako. Kasi, parang hindi yung maintindihan kung parang ginagawa ng isang bagay ng kabanan, nakasimako tayo. Dapat matutuwa tayo. Nagkakalang tayo kaya yung tema ng pastoral exhortation ni Pope Francis. Kaugote et exultate. Rejoice and be glad. Sumama siyang palatala ako. Sa manggat at sa kanisa, manalangin tayo. Panginoon,
Gracias.